Mahigit na po ng isang taon. In fact, magdadalawang taon na nga eh. Nung idiniklara, bakit ba ako nabubulol-bulol pa? Namimiss ko lang siguro yung kasama po natin. Ano? Idiniklara po itong pagkakaroon ng pandemya na COVID. Hindi na lalayo doon sa nangyari nung 1918, yung Spanish flu. Inabot po yata sila ng 2 years. And then, after 2 years, more or less nag-dissipate na. And then, sa ngayon, hindi na natin nararamdaman itong Spanish flu na to. Ganun nga ba ang mangyayari dito sa COVID natin? Na after 2 years, we develop our herd immunity. Slowly, the virulence ng ating SARS-CoV virus goes down a bit. And then, on the third or fourth year, we are back to our normal life. And that's what we are hoping for. Pagpapabakuna nga lang ba ang tunay na solusyon sa atin? Well, wag po natin kalilimutan. Kailangan ang ating resistensya. In fact, maging sa mga bakunang yan, it is our own immune system pa rin ang lalaban doon sa mga spike proteins ng virus na to, so that we produce our own antibody para dumating man ang mga kung ano-ano pang mikrobyo sa atin, hindi tayo magkakaroon ng severe complication. So I hope you got it right, ha? Okay, so ngayon mga kaibigan, gusto nating talakayin ano na ang nangyayari dito sa ating bansa. Kailan lang ay narinig ko na we are almost 110 million, 109 million Filipinos to be exact. Of course, yan yung na-census. Hindi natin alam yung mga hindi nagpapasensus o hindi na-census dahil malayo yung lugar talaga nila. So let us say kung 109, about 110, ballpark figure ng mga Pilipino, 110 million Filipinos. So far, nakita po natin sa pagtatala ng ating pamahalaan na nasa 10 million na ang nababakunahan. But if you're going to get a percentage of that, that means that's only about 10% of the population. Bagamat ginagawa ng ating pamahalaan ang the best para marami ang mabakunahan. In fact, may mga panawagan na nga eh sa mga kapwa ko doktor. Kasi can you imagine, ilan lamang ang natitirang doktor dito sa Pilipinas? Siguro mga 10 to 12,000 doctors for the whole country. Parang kakaunti, no? Eh ilan ang Pilipino, di ba? Ang dami. Marami dun sa mga doktor na yun have been going abroad, hindi ba? So, nagnanawagan nga ang different organizations, kasama na ang mga nurses to volunteer para doon po sa pagpapabakuna sa mga tao o pagbakuna sa mga tao. Dahil syempre, maraming mga tao who has comorbidities have questions. At kung ang magbabakuna nga naman sa kanila ay hindi nasa medical field, hindi man lang nasa health field, then it becomes difficult for them to answer some of the questions. Kaya nga ba, may mga iba't ibang nakikita na kayo eh, na lumalabas sa social media. Yung iba nakakatawa, yung iba anong klase yan? Nakita niyo po ba yon? I'm not trying to put down any local government. Pero dalawa yung napanood ko eh. Magkaibang lugar siya eh. Itinurok, binunot. Pero napunan ng mga taong nanonood, yung laman ng hirigilya, hindi na ipasok. Is it because ninenerbios yung nagtuturok because it's her first time? Or sa dami kasi nagpamamadali na nalilito na? So, wow, at kawawa naman yung taong naturukan. Well, at least naturok siya, pero hindi na bakunahan. So, yan po ang sinasabi natin na kailangan talaga may coordination. Kailangan talaga may information, dissemination, lalong-lalo na doon sa mga nagtuturok, sa mga medical personnel, pero pati na rin doon sa mga recipient na ipapaliwanag talaga sa atin. Sino ang pwede? Sino ang hindi pwede? Ano ang ituturok sa kanila? Huwag na raw mamimili. At pwede nga ba na ipaghaluin ang magkaibang brand o uri ng bakuna? At ano ang dapat nilang gawin matapos na sila'y mabakunahan? Kasi may iba po na mga nag-text din sa inyong lingkod at sinasabi, Dok, bakunahan na ako. Pangalawang dosage ko na. Nung ako'y nagpa-test, positive pa. So that's a question, di ba? Yan. So, kailangan ba na sila ay magmask pa? Yan ang ating mga katanungan. Ngayon, because there are new variants coming in, another question that rises up is, yung bang dating naimbentong bakuna is also applicable to the new variants na nag-mutate na?
Kasi kung naalala ninyo yung mga flu vaccine, that you have to do it every year. Dahil ang flu virus, yung nagkukos po ng flu, may kakayanan siyang mag-mutate very rapidly. No? Na halos kailangan taon-taon magpa-iniksyon ang isang tao against flu. Dahil maaaring yung dating na-iniksyon sa kanya ay hindi na akma doon sa panibagong mutation ng flu virus. Ganun nga ba ang nangyayari dito rin sa COVID virus? That they can mutate so much so na yung available nating vaccine ay baka hindi kasing efficient na? Well, some experts are saying, makatutulong pa rin. Well, maaari. Pero maaaring nabawasan na yung efficacy niya. Nag-gets po ninyo? So with all of these questions, ito pa rin ang mahalaga. Yung katawan natin, yung pag-aalaga sa ating pangangatawan, yung pag-iingat sa maaaring mapagkunan natin ng mga viruses. It doesn't mean na tayo ay nabakunahan na bahala na si Batman. Tatakbo ka na sa labas, no? At makikisalamuha dyan sa grocery, sa palengke, sa basketball court, o sa prosesyon. At yon maaari ang nangyari doon sa India. Napanood niyo po ba that they have parades and they go to the Ganges River. I don't know if I pronounce it right. Ganges River. Yan. At doon sila ay parang milyones sila ron eh. O daang libo. And then what happened was, suddenly, boom! Nagka-outbreak po sa kanila, pumutok. And most of those who got affected are those who joined the procession. Prosesyon. Yan. Kasi nga, yung dikit-dikit na sila, naliligo sila sa iisang ilog, and then they just forget about everything. Dapat nga ba matakot pa rin tayo dito sa COVID na to? O hindi tayo dapat matakot, ngunit magtiwala pa rin doon sa nasa itaas na mag-aalaga sa atin?